sama-sama tayong magiging sasaki! Igan dumepensa ang lalaking inirereklamong ng bastos sa babaeng host at performer sa isang noontime show. Wala raw siyang intensyong saktan ng babae. Nagandahan lang daw siya dito. Saksi, si Bernadette Reyes. Ang paghahabol sa lalaking yan sa isang gusali sa Quezon City. Ano yung unit mo? Nagugat daw nang iharas niya ang isang babae doon. Sinundan daw ng lalaki ang babae at nagpumilit pang pumasok sa kanyang condo unit. Nadapa pa ang lalaki. O ano? Bobo! Bobo! Sa pagmamadaling makaalis. Pero nakaliti na siya ngayon sa isang estasyon sa Quezon City. Binigyan ko na ng direktiba ang station commander natin, si Lieutenant Colonel Amoranto, na imbestigahan at tingnang mabuti yung pangyayari na sa ganun makita natin yung tunay na circumstances na nangyari doon. Pumayag na mapangalanan ng suspect na si Shervy Torno, isang modelo. Nagpaliwanag din siya sa harap ng kamera. Sinundan ko siya, hindi ko yung pangalan. Ano yung unit mo? Sabi niya, nagandahan siya sa babae na isang noontime show host at performer. Pero wala raw siyang balak saktan ng biktima. Sinabi ko na pakista ko. Banda ulit sinabi niya dito sa polis, hinawakan ko daw yung balakan niya. Hindi naman totoo. Tsaka pinasok ko daw sa unit niya, sa condo. Hindi naman totoo yun. Kaya ako tinulak konti yung pinto kasi inipit niya pa ako. Sinampahan na siya ng reklamong unjust vexation. Bukod sa revised penal code, may ordinansa rin sa Quezon City kagaya ng anti-catcalling ordinance na nagpoprotekta sa mga kababaihan laban sa mga pambabastos. Pumihingi ng dispensa ang suspect sa biktima at kanyang pamilya. Mangingilan ang pasensya. Kung may mga ganyang pangyayari, naririto po ang kapulisan, dial 122 at darating po yung ating pulis. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Wala pang dalawang araw ang lumipas kasunod ng sunog sa Isla Puting Bato sa Maynila. Nagkasunog din sa kalapit na Parola Compound. Saksi si Marisol Abdurrahman. Tukok po lahat, tukok po. Wala pong natira. Hindi lang nasunugan kanina si Jessica nang matupok ang mga bahay sa Gates 52 ng Parola Compound sa Barangay 275 sa Nicolas, Maynila. Nasawi kasi sa sunog ang kanyang alagang aso. Yung aso ko po hindi na nakuha. Opo, pumasok po kasi siya ulit eh. Si Jonathan naman, sunog na wallet na lang ang nasalba. Wala po matulogan, maanuhan ng gamit, makuhanan. Pagkain po, wala yung pera ko na nasunog. Ay mga ba, wala kay Kisaya lang talaga. Pasado las 11:30 ng umaga, nagsimula ang sunog na umabot sa ikatlong alarma. Ibig sabihin, kailangan ng hanggang 10 truck ng bumbero. Para mabilis na mapasok ng mga kagawad ng pamatay sunog itong lugar, binutas na nilang pader para agad silang makapenetrate sa loob. Sobrang init ngayon, ano? Sobrang init ng panahon, kaya madali talaga lumiyab ang mga bagay-bagay gaya ng mga ito, yung shanty ito. So, mga materials is easily combustible, mga highly flammable yung mga gamit natin dyan, kaya mabilis yung pagkalat. Si Raisa, nasugatan pa sa noo matapos tamaan ng timba. Nung tinry ko pong pumasok ulit sa bahay. Ibang tetrinay mo kahit nagkakagulo na. Sayang po kasi yung ibang gamit eh. Natamo naman ang first degree burn ang ilang bumbero. Tuloy ang napula ang apoy bago mag-1:30 ng hapon. Patuloy na iniimbestigahan ang sige ng sunog at halaga ng pinsala. May mga witnesses kasi tayo na nag-spark yung linya ng kuryente. So yun yung titignan ng imbestigador natin. Ang Parola Compound ay malapit lang sa Isla Puting Bato sa Tundo, kung saan nagkasunog din ng Miyerkules. Nakapaligid ang mga ito sa Manila International Container Terminal. Kanina, sa gitna ng sunog sa Parola at kahit naapula na ang apoy, kita sa kuha ng Super Radio DZBB na maraming container truck ang hindi pa pinapasok sa pantalan. Misturang paradahan ang Road 10 mula Bonifacio Drive hanggang Mel Lopez Boulevard dahil sa pila ng mga truck. 75 pamilya ang nawalan ng tirahan. Nasa Piggy Bar Elementary School muna ang ilang nasunugan.
Pero si Luisa, na 1985 pa nakatira sa lugar, kahit dalawang beses na raw nasunugan, sa parola pa rin daw mananatili. Wala po kami mapuntahan eh. Sugal lang pag nandito tayo sa squatter. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman ang inyong saksi. Nagkaayos na ang pamunuan ng fast food at ang driver ng SUV na bumangga sa kainan sa Moalboal, Cebu kahapon. Aquilis Captain Claudio Gaco, hepe ng Moalboal Police Station, walang kaso na isasampal laban sa senior citizen na driver na nakabasag sa glass panel ng nasabing kainan. Ito ay matapos nagkaroon ng settlement ang dalawang panig. Pinag-uusapan na lang ng driver at ng pamunuan ng fast food ang halaga ng babayarang danyos. Kinako na rin ng driver ang medical expenses ng customer na nasugatan. Inabi din sa Dodge Escudero na sa kanya naka-issue ang plakang 7 ng sasakyang nahuling dumaan sa EDSA Busway kahapon. Saksi si Oscar Oida. Isang araw matapos matikita ng SUV na ito dahil sa pagdaan sa EDSA Busway. Naglabas ng pahayag ang senador kung kanino naka-issue ang plakang 7 ng sasakyan. Sabi ni Senador Cheese Escudero, hindi otorisado ang paggamit ng naturang protocol plate dahil driver ng isang kaanak niya ang nagmamaneho ng naturang SUV. Inabuso rin daw ang paggamit ng protocol plate dahil hindi kasama ang plakang 7 sa pwedeng gumamit ng bus lane. Inutusan na raw ni Escudero ang driver na harapin ang show cause order at sagutin ang mga reklamo. Ayon pa sa senador, hindi niya personal na ginagamit ang mga protocol license plate na naka-issue sa kanya. At ang mga protocol plate na sangkot sa insidente, isusuko na raw sa LTO. Humingi rin siya ng paumanhin sa publiko at sa kanyang mga katrabaho sa Senado. Unang-una, we appreciate po no, yung paglabas at pagbigay ng statement ng ating butihing senador, and the situation will be processed fairly and kung ano po yung dapat na proseso gagawin ng LTO and possible sanction, eh gagawin naman po natin yun. Isa pang sinisikap matuntun ang driver ng SUV na may plakang 8 na tinakbuhan din ang mga otoridad ng masita sa EDSA Busway kahapon. Yung sa number 8 na tumakbo, no? So ang LTO at the moment, chine-check nila through the conduction sticker kung sino talaga ang magmamayari ng sasakyan na yon. So it's being processed by our people and in LTO. Gaya ng mga senador na ini-issuehan ng protocol plate na 7, ang mga kongresistang ini-issuehan ng protocol plate na 8, hindi kasama sa mga otorisadong gumamit ng EDSA Busway, maliban na lang kung sila ang House Speaker o di kaya Senate President. Hindi pa malinaw kung kanino ang plakang 8 na nasita kahapon. Pero ayon sa Secretary General ng House of Representatives, wala pa silang ipinapamahagi na bagong official protocol plate. Hindi naman nila tiyak kung na-turn over na ang lahat ng mga lumang plaka, partikular ang mga kongresista na hindi na na-re-elect. Isa pang hinahanap ngayon ang babaeng driver ng SUV na ito sa bahagi ng carousel sa may EDSA Guadalupe. Yung driver's license yung umap. Pamangkin ako ni Major General. So huwag mo kung ma-anihin. I'm military. Okay. I'm Filipino-American. I'm taking care of balikatan natin. Yes, po. Tama na yan. Pero ma'am, bawal mo tayo sa bus lane, ma'am. Yes, ma'am. At the moment, wala pa tayong tukoy, wala pa tayong impormasyon. But soon po, machi-check yan ang ating mga kasamahan sa LTO. Ayon sa MMDA, 5,000 piso hanggang 30,000 piso ang multa para sa di-autorisadong pagdaan sa EDSA Busway. Depende kung pang ilang offense. May kalakip na itong suspensyon sa ikalawa at ikatlong offense at posibleng pagbawi naman ng lisensya sa ikaapat na offense. Kapag nagtangkang tumakas daw ang motorista, maaari itong patawa ng parusa na pang third offense na. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Iniurong sa May 2 ang pagpapalit ng oras ng pasok at uwian ng mga kawani ng gobyerno sa Metro Manila para makatulong sa pagbabawas ng traffic. At isa pang mungkahi para solusyonan ng traffic ang paniningil ng congestion fees sa mga piling daan. Saksi, si Joseph Moro.
Pagdating ng hapon, lalo pang bumigat ang traffic sa harap ng isang pribadong paaralan sa Chino Rosas sa Makati City. Ang iba naghihintay ng mga pauwing estudyante. Every morning or hapon, ganyan, side by side sila nakaparada. Double parking, papasok, hindi nagaanong gwardiya, wala nagtatraffic dito. I think talagang tutuloy-tuloy pa rin po namin yung coordination with the school. Kakausapin po namin sila talaga to have a scheme na para papasukin yung mga magsusundo, malaking kabawasan po ito dun sa mga sasakyan na naghihintay at nananatili sa mga sidewalk. Nauna nang inatasan ng Pangulo sa isang cabinet meeting ang mga ahensya ng gobyerno na mag-isip ng mga paraan para mabawasan ang traffic. Kabilang sa mga mungkahi pero na desisyon ng diobra, ang payagan sa EDSA bus lane ng mga pribadong sasakyang marami ng sakay, pati mungkahing singilin ng congestion fee ang mga dadaan sa ilang pilingkali tulad ng ginagawa sa Singapore. Parang discriminatory siya. Kung sino lang po yung may kakayahan magbayad. Imagine niyo kung gagawin niyo yan sa EDSA. Sabihin po sa inyo ng mga tao, pinapaboran niyo lang yung mga milyonaryo. Ang bagong susubukan naman ngayon sa Metro Manila, ang pinaagang pasok ng mga taga-gobyerno. Magiging 7 a.m. to 4 p.m. na ang kanilang schedule. Halos kalahating milyong commuters sa Metro Manila ay kawanin ng gobyerno ayon sa MMDA. Imagine niyo yung kalahating milyon na pasahero ang mababawas na kaagaw ng taga-probado sektor sa pampublikong transportasyon. April 15 dapat yan magsisimula pero ginawang May 2 ayon sa Metro Manila Council. Friday po ngayon, let's give the public more time to know that there will indeed be a shift. Pinaghahandaan naman sa Lunes at Martes ang tigil pasado ng piston at manibela laban sa PUV Modernization Program. 13 rutang binabantayan ng MMDA kung mawawala ng mga masasakyan. Kabilang dyan ang mga biyaheng na Valichas, Monumento, E. Rodriguez, Cubao de Visoria at Pasig. Sa mga nag-aalala na wala silang masasakyan sa tigil pasada sa Lunes tulad dito sa Anonas, ayon sa MMDA may mga nakahanda silang libreng sakay. Hindi po tayo mag-indiscriminate na dispatch ng mga libreng sakay. Dahil ayaw din naman po natin ngayon makaagaw ng mga grupo na hindi sasama. Dahil sila po yung mawawala ng kita. May mga jeepney group kasing di sasali sa tigil pasada. Handa po kami magserbisyo sa darting na 15-16. Sa April 15 din magsisimula ang paghihigpit ng MMDA sa mga e-trike, e-bike at e-scooter. Sa Lunes, huhulihin na sila kapag dumaan sa mga national road. Gayun din ang mga pushcart, tricycle, pedicab at kuliglig. Pinapayagan naman ang pagtawid sa national road basta ang intensyon ay marating ang kabilang kalsada. Ang penalty po ay 2,500. Pero kung kayo po ay walang lisensya or walang rehistro yung e-bikes or e-trikes, yan po ay masasubject sa pag-impound. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Plano ng Amerika na isama ang mga miyembro ng Philippine at Japan Coast Guard sa kanilang pagpapatrulya sa Indo-Pacific ngayong taon. Sa joint statement, inihayag ng mga leader ng tatlong bansa ang kanilang pagtutol sa mga agresibong hakbang ng China. At mula sa Washington, D.C., saksi live si Maris Umali. Maris! Igan pasado alas 11 na ng umaga ngayon dito sa Washington DC sa Amerika at kani-kanina lamang ay nakausap na ni Pangulong Bongbong Marcos, U.S. Defense Secretary Lloyd Austin III sa Pentagon. Pambihirang pagkakataon nito kung saan dinalaw ng Pangulo ang Defense Secretary ng Bansang Amerika sa Pentagon pagpapakita o patunay na pagpapakita ng pagpapahalaga ng ating administrasyon sa ugnayang pandepensa ng dalawang bansa. Sa Trilateral Leaders Summit ni na President Bongbong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio, inihayag ng tatlong lider ang pagtutol sa mapanganib at puwersahang paggamit ng Coast Guard at mga militia vessels sa South China Sea. Labis din daw na nakakabahala ang paulit-ulit na pagharang ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, gayon din sa pagsupply nito sa Yungin Shoal. Nanawagan sila sa China na sumunod sa ruling ng Arbitral Tribunal na nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Ayungin. At kasunod daw ng joint exercise ng mga Coast Guard ng Pilipinas at Amerika noong nakaraang taon. Looking forward daw ang Amerika na isakay ang mga miyembro ng Philippine at Japan Coast Guards sa kanilang barko habang nagpapatrolya sa Indo-Pacific ngayong taon. Plano rin nilang magsagawa ng maritime training activities sa paligid ng Japan sa 2025.
Inulit naman ni Biden ang commitment ng Amerika sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. As I said before, any attack on Philippine aircraft, vessels, or armed forces in the South China Sea would invoke our Mutual Defense Treaty. Binanggit din niya ang paglikha ng economic corridor sa Pilipinas sa tulong ng G7 o pitong pinakamayayamang bansa sa mundo. It means more jobs for people across the entire region. It means more investment in sectors critical to our future. Clean energy, ports, railroads, agriculture, and much more. Habang si Pangulong Marcos nagpasalamat sa $1 billion private sector investment ng Amerika sa Pilipinas at sa official development assistance ng Japan at mga pribadong sektor nito na lagpas 600 billion yen. We seek to identify ways of growing our economies and making them more resilient, climate-proofing our cities and our societies, sustaining our development progress, and forging a peaceful world for the next generation. Pagsasama-sama ng mga bansang pareho ang layo naman ang idiniin ng Japanese leader. To secure peace and prosperity in the Indo-Pacific, I hope to reaffirm our intention to further strengthen trilateral cooperation and to present the specific way forward through today's meeting. Tunay na makasaysayan at napakahalaga ng Trilateral Leaders Summit na ito. Hindi lang dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsama-sama ang tatlong tinaguriang Indo-Pacific Maritime Democracies, kundi dahil ito ang magtatakda sa kinabukasan at patutunguhan ng ating rehiyon. Isang malaya, bukas, mapayapa at maunlad na Indo-Pacific region na patuloy na magsusulong sa freedom of navigation at sumusunod sa rule of law. Bago naman ang summit ay hiwalay na nakapulong ni Pangulong Marcos si President Biden, kung saan binigyan diin na ni Biden na prioridad ng Amerika ang bilateral relations nito sa Pilipinas. Nung mismong pulong naman ang tatlong leader sa loob ng White House, nagprotesta sa labas ang mga Filipino-American at mga kaalyado tutol sa militarisasyon at umano economic control ng Amerika sa Pilipinas. Igan, bukod sa ugnayang pandepensa ay layon din ng Trilateral Leaders Summit na ito na mapalago pa ang ugnayang pang-ekonomiya ng tatlong bansa. At inaasahan na sa pamamagitan ng Trilateral Summit na ito ay makapag-uuwi ng aabot sa $100 billion ang ating bansa mula sa Amerika at Japan sa loob ng 5 taon. At pag ilang oras mula ngayon ay inaasahang idaraos na yung kapihan sa media ni Pangulong Bongbong Marcos bago siya tuluyang tumulak pabalik sa Pilipinas. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Washington, D.C. sa Amerika para sa GMA Integrated News. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.